Sa pagmamatingas nga mga idol, neto ni Rob Pelinka at ng team ng Los Angeles Lakers na ayaw ibigay ang kanilang dalawang first round pick for Kyrie Irving ay mukhang ang maaagawan pa sila netong team ng Miami Heat. Dahil mga idol, ayon sa latest report, eto nga daw Kyle Lowry for Kyrie Irving trade is not out of the question. Ayon nga kasi sa ilang pag-uusap na mga analyst mga idol, mas okay ba nga daw maghintay ng matagal kay Kevin Durant kahit wala nga kasiguruduhan na itong Heat ay makukuha siya or punteriyahin na nga lamang itong si Kyrie Irving na siguradong makukuha nila dahil mas cheaper nga daw ito kaysa kay KD. At ayon nga dito sa isang ESPN reporter, Kyrie for Kyle Lowry is not out of the question. Posible pa rin niyang mangyari. At talaga namang magigising itong si Rob Pelinka at ang team ng Lakers dito sa balitang ito. Inaasahan nila na sila lang ang hahabol dito kay Kyrie Irving ang kanyang suitors. Pero matapos nga itong report na ito ay siguradong kakabahan na itong si Pelinka. May kaagaw na pala sila dito kay Kyrie Irving at posible ang team ng Miami Heat na siguradong kayang i-offer kay dalawang first round pick nila. Kaya nga mga idol, abangan natin kung ano ba ang magiging move ni Rob Pelinka. Patuloy nga ba siyang magmamatigas na hindi ibigay ang kanilang dalawang first round pick in the risk of losing Kyrie Irving? Or ibibigay niya na nga ito para makuha na nila agad itong si Kyrie? Abangan natin yan mga idol sa mga susunod na araw. Pero mga idol, ano bang opinion nyo dito sa balitang ito? Dapat na ba itong team ng Los Angeles Lakers si Rob Pelinka ay kumilos na? Or mag-stay put nga lang sila sa kanilang offer na isang first round pick at isang second round pick? Komento nyo lamang mga idol ang inyong mga opinion. At pag-usapan naman natin mga idol kung paano ngang inisahan na itong team ng Phoenix Suns itong si DeAndre Ayton. Alam naman siguro natin na ayaw nga nilang offeran itong si Ayton ng 5-year 172 million na max contract. Haya nga itong Pacers sinubukan na kuwanin itong ang si Ayton. Inofferan nga siya ng 4-year 133 million. Pero dahil nga mga idol, restricted free agent itong si DeAndre Ayton, binigyan ng kanyang team ng Phoenix Suns na pagkakataon na i-match nga yung offer na itong ang team ng Indiana Pacers. At within 24 hours mga idol, ay minatch na agad nila yon. Tinapatan na nga nila agad yung 4-year 133 million na offer ng Pacers. Kaya nga, balik nga sa Phoenix Suns itong si DeAndre Ayton. At sa move ngang ito mga idol ay halos nakatipid ang team ng Phoenix Suns ng 43 to 45 million sa kontrata nga ni Ayton. Kaya nga sigurado nakangiti ngayon ang front office na ito ngang team ng Suns dahil mga idol na isahan nila itong si Ayton. Hindi nga binigay ang kanyang gusto na 5-year max contract extension at hinintay ang ibang mga NBA teams na mag-offer na siguradong mas mababang kontrata sa kanya at saka nila tinapatan. Kaya nga mga idol, nakatipid ang team ng Phoenix Suns sa mautak na move na ito. Pero anyways nga mga idol, puntaan natin ang ating panghuling balita. Hindi lang pala kasi mga NBA player na nai-injured dahil eto nga ring ESPN analyst na si Stephen A. Smith ay mawawala ng isang buwan lang dahil sa kanyang shoulder injury. Nagkaroon nga daw siya ng partial tear sa kanyang rotator cuff pati na rin sa kanyang bicep. Meron din daw siyang bone spur. Pero mga idol, ang good news niyan ay nagre-recover na nga daw itong si Stephen A. Smith and expected to be back in 4 weeks. Pero anyways mga idol, yan na lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming ang salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!